Ayun guys, sana may na nabigyan ko kayo ng information at nabigyan ko kayo ng tip kung paano. Pwede ko kayong turuan. Free. Walang bayad. Sa akin lang kayo bibili materials. Guys, what's up? Kumusta? Gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng mga dumalo noong aking Grand LS Christmas Parapol. Sa mga nag-stay na hanggang madaling araw, alas 2 ng madaling araw, maraming salamat sa inyo. At abangan nyo pa yung mga susunod dahil siguro before New Year magkakaroon ulit tayo ng another parapol. Para naman may mabigyan naman tayo ng kasiyahan ulit. So guys, ngayon gagawa ako ng panibagong vlog, no. Bigyan ko lang kayo ng ano, konting tip. Okay. May papakita ako sa inyo. Ito. Yan. May pera sa basura. Guys, mga basura na 'to. Mga electronic parts. Pero mga gold, ano siya, gold plated. Yan. So ang ginagawa ko rito is iniipon ko. Iniipon ko yan guys. Tulad nung pinakita kong sample sa inyo kung paano recover yung mga gold nito. So yun. Pag meron kayong mga ano, mga electronic parts na gold plated, sayang, huwag niyong itatapon. Ipunin niyo lang. Kahit paunti-unti yan, pagdating nung ano ng araw, mamalayan nyo, ang dami nyo na palang naipon. Tulad na sa akin, ang dami ko na naipon. Oh. Yan. Basta pag may nakita ako, kuha. Yan. Pag may nasira akong gamit, hindi na talaga pwedeng i-repair. Yan, ganyang ginagawa ko, binabaklas ko na. Yan. Tapos, pag marami na to, pwede ko na siyang ano, tanggalin sa mga lalagyan niya, tanggalin yung plastic na yan. As in, yung plated lang talaga yung kukunin ko. Ayan, tapos paprocess na natin para makuha yung gold. Katulad nung nakaraang video ko, how to recover gold from electronic parts. Ganun yung gagawin. Then, para maging ano, solid yung makukuha mong gold, re-refine pa. I-re-refine. Yung guys, so sana yung nakaraang video ko may natutunan kayo doon sa kung paano mag-recover. Para just in case, halimbawa, makapag-ipon kayo, diba? Lahat guys, mga ano, pati itong mga ganito, yan, gold-plated yan. Mga tinubog yan sa ginto. Mga kung ano-anong parts. Yan. Diba? Mga pins. Ito naman, oh. Yan. Sari-sari yan. Lahat. Lahat ng electronic parts na may gold-plated, pwede mong ipunin. Dahil sayang. So guys, ito ang gagawin ko is, babaklasin ko muna lahat. Tapos pag nabaklas ko na, pag sa tansya ko, halimbawa, abuti ng 1 kilo, pwede ko na siyang i-recover. I-process. So, yun guys, no, tip, huwag nyong sayangin, huwag nyong itapon lang pag nakita kayo ng ganito. Tabi nyo lang, maglagay lang kayo ng kaprasong lalagyan nyo dyan, doon mo lang itambak lahat, pagdating nung araw, tingnan mo, papakinabangan mo siya. Okay? So, tatrabahuhin ko muna to. Oh guys, ito muna, kung paano siya tanggalin. So, titingnan lang natin kung paano kinabit eh. So, may isip na natin yung paraan paano pagtanggal. So, ito is, ito lang. Try natin. Meron na akong sahuran sa baba. So, yung guys, effective, ganito lang. Ayan o. Oh.
wala kang ginagawa, paglaro-laro ka lang. Para ka lang naglalaro. Palipas sa oras. Halimbawa, may gawa pang iba, may trabaho ka pang iba. Sabi ng mga matatanda nun, habang nagpapahinga ka, magtrabaho ka. Takanta ka ako. Nagpahinga nga galing sa trabaho eh. Tapos sasabihin sa'yo habang katrabaho ka. Ay habang nagpapahinga ka, magtrabaho ka. Ayun guys, madali lang siya tanggalin. Pakasimple lang. Parang lang tinutusok. Ito sa inyo, pag natapos ko itong isa, tanggal na lahat. Sa mga malalaking kumpanya kasi, lalo na sa mga manufacturing suppliers namin at saka mga client namin sa mga electronics, tinatapon na nila to guys. Kaya pwedeng yung iba, ginagawang negosyo to, namimili talaga sila ng mga electronic parts. Kasi aside from gold plated, meron pang mga wala po. Wala pa, umaga pa lang. Nagpapabariya. Aside from tuloy ko lang. Aside from gold na makukuha, meron pang iba. Meron mga parts na na meron makukuha katulad ng platinum, palladium, silver. Pero karamihan, kadalasan, copper. Ayun guys, tapos ko na kaagad yung isa. Ubus na. Ganun lang siya kabilis. Pero meron mga ibang parts na mahirap. Ito, chak, sigurado madali lang to dahil manipis lang yung kanyang lagayan. Ang medyo mahirap, yung katulad nito. Yan. Tinry ko siyang pukpukin guys. Bumaluktot. So ang ginagawa ko na lang, hinahatak ko na lang yan. Madali lang naman din natakin. Parang ganito lang. Tanggal agad, di ba? Yan o. Yun, palaro-laro lang. Ito yung mga kung tawagin, trabahong tamad. Yun. So, yun lang. Masasabi ko, huwag nyo talaga siyang itapon pag nakakuha kayo. Sayang. Marami na kayo naipon, paturo kayo sa akin. Diba, Bert? Kasi marami na akong tinuruan ng ganito na
So, ang ginawa pa nila, yung mga tinuruan ko, namili talaga sila. Namimili sila ng mga parts, mga sirang computer, mga ganyan. Pero, mga sirang cellphone, mga ganyan. Mga patapon na cellphone na. Yun. Kinukuha lang nila yung mga plated, ganyan. Tapos pinaprocess. May nagpaturo nga sa akin yung seaman. Hindi na nag-seaman ngayon. Namimili siya as in truck-truck sa mga electronics company, sa mga manufacturing company, diyan sa EPSA, diyan sa PESA, sa mga economic processing zone, doon madami. Namimili siya, kumbaga parang kinontrata niya na lahat ng mga electronic waste, siya yung ano, binabayaran niya na lang. Bagay, pabor pa din sa kumpanya, di ba? Kasi actually, patapon na to, tinatapon na lang nila. So ngayon, nagiging pera pa, nagiging pondo pa ng company. So, pabor, pabor sa bumili, pabor doon sa binilan. Ganon. Siyempre, kung bibili ka, wag naman yung ano, total patapon na yan. So, bibili mo na mura yung hindi ka matatalo. Katulad ng sirang computer, yung iba nagre-reklamo, bakit daw mura ang bili? Eh, sira na nga eh, di ba? Yung hindi na talaga kayang i-repair. Halimbawa, yung board niya is, kinalawang na yung board, mong ganon. Actually, ang kinukuha doon sa computer is yung board, tapos yung chips, yun ang ano eh, sa computer, maganda. Yung processor. Ito guys, habang nagkukwento ako sa inyo, malapit ko na matapos oh, yung pinakita ko. Konti na lang. So, napaka-importante nito. Kung wala kang gawa, saka mo siya harapin. Bisa nga, pag naglalakad ako at may nakita ako, pinupulot ko talaga eh. Natabi ko yan. Parang ipon, iniipon ko lang siya. Pag nakita ko marami na, yun, inuunti-unti ko naman siyang gantuhin. Tapos, syempre, pag halimbawa, inabot na siya ng 1 kilo na malinis, pwede na i-process yun. Sayang yun. Di ba? Pag nakuha mo yung gold, kahit di mo ibenta, pagawa mong alahas mo, di ba? Eh no, tapos ko na kaagad oh. Habang nagkukwento ako. Ganun lang. So, parang larong ano lang. Pwede nga ito eh. Habang may kakwentuhan kang, may kaharap kang kakwentuhan, nagaganto ka rin. Okay lang. Di ba? Maging kapaki-pakinabang yung oras. yun. Actually, marami na ako naipon. Ito na lang yung natitira. Habang wala akong ginagawa rito sa shop, nagkukwentuhan kami nung kasama ko, ni Albert. Ganito yung ginagawa ko habang nagkukwentuhan. Lumuwag siya. Pag ayaw bumaba, try dito sa kabila. Palagay ko dito, mahuhulog na siya.
Napakabilis na talagang tanggalin, no? Tapos na. Ayun, no? Tanggal na, oh. Umangat na lahat. So, hatakin mo na lang yan. Ayun, no? Hatakin ko na lang siya isa-isa. Tuturo ako guys ng libre nito. Marami na akong tinuruan. Yung iba, pag nakabuo na, halimbawa, nakapag, meron na silang nakuhang gold, sa akin din binibenta. Binibili ko rin. Agad. Yun, ganun lang siya kasimple. So, yun guys. Yung mga malilinis na, ganito. Diba? Malinis na yan. Yung medyo mahirap na ano, ito hiniwalay ko siya. Yan. Kasi matigas yung kanyang ano, yung kulay itim na yon, mga plastic, matigas. So ang ginawa ko dito is dinurog ko, minartilyo ko siya. Dinurog ko para humiwalay. Ayan o. So lilini, konting linis na lang. Oh guys, ang liliit no. Isipin mo kailan ka pa makakapag-ipon ng ginto pagka ganito lang. So, ang point ko doon is hindi mo naman siya gagawin ano eh. Kumbaga parang hobby mo lang. Na pag wala kang ginagawa, saka mo siya harapin. Noon. Then later on, pag marami ka nang naipon, halimbawa marami kang napulot dyan o kaya nahingi. Diba? Kasi tinatapon lang ng iba. Nahingi mo. Tapos na process mo. Halimbawa, nakarami ka. Tapos makakuha ka ng mga, halimbawa, mga 20 grams na gold. Yung sa naipon ng marami. How much is 20 grams of gold? It times 3,000 mo na lang per gram. Or sabi mo nang ano, sa lowest ka na mag-base, na makukuha mo rito. Kasi pag nakuha mo ito, automatic the lowest carat nito is 18 carat kasi mayroon na siyang semi ano, nasa semi ang tawag dito, nagpupuro mo na halos kasi lilinisin mo siya. Hindi nga lang siya fully refined. Pero pagdating sa refining, meron ka nang nadaan ng process daw ng refining pagka na ginawa mo to. So, yung pinakamababang karat na makukuha mo rito is 14. 14 karat. Hindi ka nabababa dun. How much is 14 karat? Nasa 1.5 megit. That is the lowest. No, per gram. So, kung nalinis mo pa siya ng gusto, naging 18 karat, nasa 2.1 ka na. 2,100 per gram. Yun. Diba? Ay kung naka 20 grams ka, halimbawa, hindi mo naman gagawin trabaho mo talaga. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang hobby lang, hobby, part-time. Naka 20 grams ka, times 2,100, 21 times 2, 42. O di meron ka ng 42,000. Diba? Ganun lang.
Hirap hanapin yun, guys. 42,000. Hirap bunuin yun. Ayun guys, sana may na nabigyan ko kayo ng information at nabigyan ko kayo ng tip kung paano. Pwede ko kayong turuan. Free. Yeah. Walang bayad. Sa akin lang kayo bibili materyales. Okay guys, so hanggang dito na lang muna. I hope na kahit paano nakapagbigay ako ng knowledge or idea kung paano kumita part-time. This is already a waste. Basura. May pera sa basura. Alright? Oops, wait lang. Hindi pa tapos. Guys, naalala nyo, di ba nag-refine ako? Nag-recover pala ng gold dun sa mga nakaraang video ko. Ngayon, tinabi natin yung ano, sabi ko, huwag itatapon lahat ng pinaggamitang tubig. Huwag nyo muna itapon. So, tinabi ko siya. Ngayon, papakita ko sa inyo. Yan. Diba? Meron pa ulit na naipon. So, kasi madalian yung ginawa natin pag-process nun. I know naman na hindi masasayang. Kaya eto siya. So, yung gold na nakuha natin nun, meron pang kasama yon. Eto. Then, later on, anin ko to, paprocess ko na rin. Ayan. May gold dyan. Sigurado yan. Then, ito yung iba. Yung siya tinapon, di ba? Sabi ko sa inyo, pag blue is, it could be silver. Kita niya sa ilalim, yung white. Yan. So, bumagsak na siya. Yan. Siguro by next week, pwede ko na siyang i-process. Kukunin ko yung silver niyan at saka yung gold dito. Yun. Pahabol. So, pag nag-recover ng gold, huwag itatapon lahat ng pinaggamitan. Acid, pinagbanlawan mong tubig, huwag. Itabi mo siya, siguradong meron pa. Yung guys, oh, namumuumu na yung ilalim mo. Nagbibitak-bitak, di ba? Putik na ulit. At pag putik, pag galing sa proseso, pag ganyan, it is also a gold. So, yun guys. Final na. Hanggang dito na lang. Bye-bye!